yung ano, it's more... So may natagpuan akong channel ngayon sa YouTube. Pangalan niya CoffeeZilla. Ang ginagawa niya, nagpapascam siya para hindi na mascam yung iba. Ang mga involved na gurus doon, ang sakit ka mo. Kasi yung mismong ina-idolize mong mga mentor, yun mismo yung tina-target niya. Which is sensible naman kasi ang dami nilang na-scam pala. Gaya ni Dunlock, Robert Kiyosaki. Parang naparid ko yan. Sige. Ano pa isa? Fake gurus ba yun na title nandun? Ay, naparid ko yan. Oo. Susama si... Tapos in-interview niya yung mga na-scam. Kasi napunta na rin ako doon, nandun na rin ako mismo sa site ni Dunlock. But na ang napipigilan na lang kasi $2,500, hindi ko kaya abutin. So butin na lang wala akong ganang available na pera. Kasi kung meron, tinik ko na yun. Yung parang sa may ano sa... Pero bumili na ako ng dalawang libro niya. Isa lang pala. Okay, isa lang. Ano yun na? Ano mo dun? Parang ano yung nakuha mo sa book ni Dan? Yun na mismo, yung parang paikot-ikot ka lang. Same as in... Mga fundamental techniques lang na nakuha niya rin sa ibang libro. Same kay Robert Kiyosaki. At saka ang pangit ng... Okay naman kay Robert kasi ang pangit sa kanya. Pinupush niya yung na-scam yung college mismo. Yung system, hindi yung sa college. Sa buong grade 10 at saka grade 11 ko, pinaniwalaan ko yun na di na ako mag-college. Totoo, promise. Same. Tapos, Tapos, di ba, ilang ba libro niya sa bahay? Seven. Seven. Panay kay Papa yun. Isa lang sa akin. Pag binasa mo lahat yun, lahat ng content nun, paulit-ulit lang. Binasa mo ba lahat? Oo. Ano natutunan mo? Yun. Yung parang school system is broken, tas inulit niya ulit sa ibang libro yun. Buying us. Yung tawag dun, financial intelligence niya, iba sa una niyang libro, iba din sa iba niyang libro. Pero maganda yung concept na buy asset. Oo. No liabilities. Yung four quadrant niya, maganda yung concept nun. Quadrant? Yeah, yung libro ko, Edron. Ha? Yung ay, nandun, nakatago. Oh, kala ko ba may kinukang libro? Hindi, busy siya. Hindi binigay. Busy si Adrian eh. Hindi, si ate. Hindi, si Adrian. Naliligo siya, wala siya siya. Hindi ko makulit. Mamaya na lang. What to focus on you? Yung ginagawa niya, sir. Journey. Ay, maganda yung libro ng Sell Like Crazy. Panay Sales Help. Pero ano meron ba? Ng Bible dyan. Bible? Ano? Hindi kasi ano yung nandun lahat ng mga ano collection mo. Ano? Ay, ang galing. Ganito. Ganito pala ang komplikado camera. Tingnan. Ang tiga niya. Wow. Susulat yan. Contage Core. A10 plus 9, contrast minus 1. Yan? Wow, Adrian! Nasulat niya yan. Ang complicated naman. Pero alam mo ba sa school? Ang ganda ng ano. Nasabi ng mga teacher dyan, hindi masyadong naintindihan. Sobrang... Ay, ito yung natutunan niya sa school? Oo. Noon pa, pero yung pag-cursive niya yung... Mga kulay. Akala mo pang mayaman na yung cursive niya. So, kasi sobrang ano na eh. Sobrang edgy na. Touché, meron na tayong word. Para saan ito, camera? Parang sa mga kulay. Hindi yata. Hindi ko alam, pero siguro yung ginagawa nito yung gabi yan eh. Siguro. Grabe ang komplikado. Ano bang ano ni Adrian Strand? Home economics. Bakit may ganito? Bumalik. Baka sa kanyang Kano'ng tinuturo ng school. Malay mo hobby niya. Robert Kiyosaki. Ay, say ate kung meron ganun. Ha? Yung si kay Robert. Meron? Oo, meron. Pating? Kala. Nandun sa kwarto. Matara, sunugin natin. Di ba, ano siya? Magaling naman siya. Kumukuha lang siya ng company ng isa kanya. Wow. At least siya may business. Si Dunlock ka mukha da ano? Mismong business ni Dunlock yung minamarket ng ano. Yeah. Ito yung lang dalawang isip din ako dun sa Pilipinas na mentor. Kasama pa ako sa GC nila. Ay, yung kamukha niya, no? Wala na. Doon lang. Nakikita ko lang mga posts niya. Nandito ka pa rin ba? Hindi na? Ha? Friend mo ba siya? Oo. Mm-hmm. Friend ko siya. Hindi. Wala. Wala siya. Ah.
Tapos na yung podcast. Ano na? Being ano? Ewan ko ba? Kung bakit? Uy, ba't siya? Wala pa siyang podcast. Kung nga, drone ngayon, magbigay ka sa table. Kung ano ka, akin na to. Ay, basic lang yun. Ano basic lang yun? Basic podcast. Ano yung podcast na yun? Sa, mag-usap lang kami. Para sa, pwede mong i-share yung ano, about media. Your story. O, baka may gusto kong sabihin, Adron Sinabal. Pwede niyong ikwento yung nangyayari ngayon. Ano ba na? Adron, yun na lang. Kung dami-dami pwede pag-usapan eh. About COVID, yan ang maganda. Scam ang COVID! Mga hottest issues ngayon. Joke lang yan. Topic na ano, about dyan sa gobyerno na pala. Scam, huwag tayo mag-wear ng face mask. Achoo! Totoo ba yung ano? Utang ng PhilHealth? Hindi ko alam. Hindi ko din alam. Depende. Ay, hukam ng depende politics. Yun. Depende may nagtatago. Oo, huwag niyo nang, huwag na kayo mag-bother na manood nun pa ng balita. I mean, pag may business na kayo, mag-worry kayo sa fiscal policy. Ay, may rally ngayon sa Amerika about Amazon. Kasi ano fiscal? Daw, yung parang natatapakan ng Amazon yung mga small businesses. Oo, kasi ano, ano bang ginagawa nila? Hindi ko rin gets. Parang ngayong pandemic, mas yung ano, mas tumas yung net ng ano Amazon. Bakit? Ano bang ginagawa nga nila na mali? Yun nga eh, ayaw ng tao ng capitalist. Kasi talo sila, pero gusto ng mga, wala din naman sila magagawa kasi in control din yung capitalism. Capitalist na yun. Pati government ako sa mas rally. Mas malala naman kung communism. Mas workable ang capitalist. Sino mas gusto mo CEO? Ay, si Elon Musk na ang pinakamayaman ngayon. Oo, di ba? Siya na yung mayaman ngayon. Pero yung ano, si ano ngayon, ang nawala ngayon sa mga... Si Jack Ma, kami dito si nagpakita. Jack Ma, bakit ano? Ay, kasi yung latest company niya, na ano... Alibaba. Hindi Alibaba. Basta nasa phone din. Parang GCash ata. Ah, parang ano din. Hindi gumana. Ant, yata pangalan na. Pero bakit siya na ano? Siya. Bakit siya nawala? Si bakit ano? Si Jack Ma din? Ano? Medyo ano siya? Ano? Basta? Uy, magunda kaya yung mga ano? De. Puro siya ano? Pero may ano, meron kayong kapitan. Pero generalism yung mga sinasabi niya. Si Jack Ma. Di naman porkit mayaman, di na kailangan ano eh. Si Jack Ma yung sabi niya. Di ba from poor to rich siya? Oo nga, pero hindi lahat ng nandun, alam nila kung paano sila naging nandun. Kasi minsan sinesorte lang sila. Tama? Meron ganun. Hindi naman ako against sa sinasabi niyang work hard, ganun-ganun. Meron niya isang mayaman, ang gusto niyong machib maging broke. Tanda niya. Maging sa, broke siya. Sana yan? Night Pam? Oo. Oh. Ano? May ano siya? May ari ng Pure Gold Duty Free. Oo. Ano, billionaire siya. Tapos ang goal, last goal niya is maging broke. Indonate kasi, niya ano, lahat ng rich niya sa ano. Kasi parang ayaw nang sumabay na maging ano, mayaman siya. Parang gusto niya nang ano, maging normal. Nga, founder ng Pure Gold Duty Free. Di ba nga ano, share niya nga lahat. Meron pa doon yung umaman sa Bitcoin. Ito ba Bitcoin? No, ang Bitcoin isang company yan sa USA. Oh. Pero ano siya, Chinese about sa more on pera. Yung parang yung system ng Bitcoin nasa ano China. Ewan lang, hindi ko na ano yung Chinese. Basta ang alam ko. Pero alam ko mga Bitcoin. Hindi ako mag-involve sa di ko alam. Yeah. May nagsabi na rin. Sino ba? Masyadong shady. Pag-usapan natin kung bakit ano. Kung bakit nagrarap. Alam niya kung saan kayo makinig. Kay Charlie Munger. Sino yan? Yung partner ni Warren Buffett. Sino? Sige, hindi niyo kilala. Mostly ako update ako sa... Kasi so boring yung sinasabi niya kasi totoo. We? Charlie Munger. Munger? Sabi niya, we're not trying to be smart. We're just trying not to be stupid and ignorant. Ano? For 30 years, sabi niya. Ano? We're here. Parang sinasabi niya yung buong buhay niya na akin. Ano? Ngayon niya, most active ako sa... Excited na ako mag-invest sa stock market ka mo.
Gusto ko nang makuha yung una kong paycheck sa 18 years old, okay na daw. Pwede ka ano, na mag ang tanong may pera ka, wala ka pa ng pera. Ikaw ba meron na? Sa may ano, pwede ka mag-invest sa COL Financial. Best investment sa ano, Pilipinas. Search mo. Para manalaman. Kay Papa. CFL. Galing ako. May sabihin galing na CFL. Ako doon sa Ortigas. Ano? Wow, ang dami CEO. Oh, promise, elevator pa lang. Nakausap mo? Hindi, nakikinig lang ako. Parang bilis kinakausap naman nila. Niya? Hindi, nakikinig lang ako. Kasi may kasama niya yung secretary niya, tapos kami na papa doon kami sa likod. Ang bilis naman magsalita. Ano ba meron? Ano ba meron? Hindi ko lang, parang may inuutos siya eh. Anong ginagawa niya doon ng tanong? Ano, si Papa kasi, nag-invest siya doon sa my COL Financial. Ah, investor siya doon? Oo. Pero ano, natalo siya. Na? Natalo siya sa investment niya. Tapos, ina-advertise niya doon? Hindi. Nag-ano na lang siya. Di ba nag-invest siya? Tapos na natalo siya. Gumawa na lang siya ng saving account. Paano ba yun pag parang nagbigay ako ng 100,000? Hypothetical lang ah. Oh. Pag nabankrupt yung company, wala na rin yung 100,000 ko? May babalik sa'yo na more like 2% lang. Tapos yung kalahati ng pera mo napunta sa company. Hindi na mababalik yun? Hindi na. Yun yung mahirap sa investment. Pag kumita ka. Ha? Secretary. Kung hawak niya. Kasi merong ganun eh. Ha? Kung may ano, kung nag-apply ka ng ano, ng secretary. Totoo yun. Kahit sobrang, ha? Ano ibig sabihin mo doon? Hindi ka nag-get-spot lang. Hindi ko alam. Mag-investor na lang tayo. Arithmetic sequence lang daw yun. Every month tumataas. Depende sa company. I-diversify mo na lang yung portfolio mo. Ano? Diversified. Yung? Yung portfolio. Diversified portfolio. Hindi mo alam yun? Alam ko yun. Kay index Robert. Pa. Narinig mo lang kay Robert pero di mo alam ibig sabihin na. Oo. Index fund. Parang yung portfolio na lagi yung sinasabi. Hoy! Ano yan? Wala. Basically, mga conglomerate lang sila. Alam mo yung mga taong, yung mga investor na mayayaman na, kumari, pagmamayari niya yung Coca-Cola, at the same time, pagmamayari niya rin yung Panasonic. Yung marami siyang brand na pagmamayari. Yun yung diversity portfolio. on a small scale lang nga, pag sa atin. Kumari, 0.% dun sa kabila, 0.%. Para pag nawala yung isa, hindi masyadong malaki yung impact. Dito eh. Ang tanong, ang hirap ka mo guys. Pag wala kang pera. Kailangan mo pwede muna ba 200? Kumuha ng job. Waiting. Kailangan mo kumuha ng ano. Magkano ang minimum na pwede mong invest? Sinabi sa'yo ni Papa. Oo, oh, mga 10. 10K? Yun yung pinakamaliit na stock. Bawal 100 pesos, ganun. Waiting. Ano, 400 pesos, iba naman yun. Trading naman yun. Oh. Di ko alam. Alam mo yung forex trading? Ilang stocks na yung 10,000 na yun? Isa lang? Isa lang. Isa lang? Depende rin sa kumpanya, no? Oo, depende. Pero kasi yung 10,000 na yun. Yun yung pinakamababang value ng stock sa isang kumpanya. Yung 10,000 na yun, pwede siya lumaki ng 100,000. Kung tama. Kung tama yun. Pero babalik. Oo, ang hirap, no? Parang yun nga mahirap sa investment. Kaya sabi niya, kailangan daw mag-ano ka muna, study muna bago ka mag-ano. I mean, so, halata namang... Sububok. Yung Jollibee naman, di ba? Parang ano naman kasi. Jollibee, McDonald's, mga safe investment daw yan. Kahit yung 7-Eleven. Ba't di siya nag-ano siya dyan? Hindi ko alam bakit ganun. Kasi ako yung pinapaano niya, ayaw niya. Parang ako yung, ikaw na lang mag-invest. Sabi niya, ikaw tapos na lang. Tapos ako hindi na kasi matanda na. Ganun. Ano ba sa papa mo? 47? 45? Si Warren Buffett, 80 years old na. Oo, tapos mag-invest kasi pa. Kasi meron talaga taong takot, di ba? Yung parang sabagay, akala nila mawawala yung pera nila. Hindi mo rin maano. Hindi na nila afford ma-fail. Kasi matanda na sila. Kaso kung bata ka pa, wala ka pa rin naman pera. 20s. Yung 20s mo daw, gamitin mo daw more on your career and financial freedom. Bago ka lumipat sa ibang stage. Like marriage. 30 na siguro ako bago ako magkaano. Pwede din. Wala naman masamang mag 30 years old. 30 ako magsimula mag-ipon. Yung savings,
Maganda ba ang savings? Hindi ko alam. Kasi pag in savings mo lang, 1% lang babalik sa eh. Pag mag-save ka sa bank. Yung hindi mo alam gagawin sa buhay mo na okay lang. Depressed na. Ano next na step? Kahit basa di pa ako po pa. Di pa ako po pa sa entrance exam. Okay. Yung basa ka na ng basa pero wala kang ano, direction. Kasi nandun na yung kaluluwa. Nakaka-depress ka mo, no? Kasi yung boy man dito pala. Sabi nila, yung mas intellect na person, siya yung mas sad pag, and depressed. Pag yumaman ka rin naman, doon din naman. Sasaya ka ba pag yumaman ka? Maganda kasi yung financial freedom. Parang ano, ngayon lahat, ba di ka sa yung time and hobbies na gusto mong gawin. Pag magiging mayaman ka, parang... Paano kung nasa, yung hobby mo ngayon, gumawa lang pala ng pera? Pwede ba yun? Hindi ako. Oh, si Warren Buffett, yung mismo yung ano niya. Yun yung kink. Gusto niyang ano, mahilig siya mag... Parang, feeling ko, ano examine lang siya, yung iswerte siya. Kasi, 12 years old, nag-invest. So, may investment na siya, 12 years old. Oh, hindi siya binibigyan ng pera ng hindi. Ano niya, ng tas tatay niya. Tapos nagsimula siya sa may bottle ng yun Coke, di ba? Oh, ikaw ba kaya mo gawin? Hindi ko kaya, parang... Nakakahiya! si, ano, Bill Gates, si Mark Zuckerberg. Ay, wag ka na umasa, magiging ganun ka. Oo nga, parang ano naman sila, born to be rich talaga. Kaya okay lang sa kanila mag-drop out ng college. Di ba, alam mo, sayin ko sa'yo, yung mama niya pala, tawag doon, sale holder ba yun? Sale. Oh. Anong sinabi mo? Yung sale money. Holder. Hindi sale holder. Sale holder. Ano tawag doon yung ano? Ano yun, ang mga ano yun, salesman yun. Hindi. Ano ba yun? Ang mga marketer na? Tawag doon, sales holder. Sales holder. Gumawa ka ng bagong term. Shareholder. Shareholder. Oh, ano sinabi ko? Shareholder. Shareholder pala yun. Tapos yung papa niya, government naman. Okay ka lang mag-drop out na college. Harvard pa yun. Parang ako mag-drop out ka na. Okay. Bakit ako mag-drop out? Try mo lang, gira nila. Sino ko tuloy yung tanga ko? Parati kong sinasabi dati, hindi ako mag-college. Tapos alam mo ba, sinasabi ko pa, pag ano, nagsabay kami ni Riza mag-uwi. Sabi ko kung bakit ang stupid ng college, tapos hindi na ako magka-college. Tapos ngayon, medyo nakaka-ano lang. Yung parang na-realize ko. Kasi nakinig ka sa binasa mo eh. At least, kasi, di ba isang tao magkakamali din siya pagbata siya? Mas okay na siguro kaysa drugs yung pinagkamalian ko, diba? Kasi lang. 4 years. Ba't ka mo 4 years? Tapos may PE pa yun. College na yun. May PE ang college? May PE ang college! May arts yay! Din! Yeah! Ay, mag-sports na lang. May arts din ang college. Ayaw mo lang. Ay, may business calculus ang college. Oo. Anong business calculus? Yung parang ganun lang sa ano natin, business math. Pero mas mahirap. May formula ang ano sa pera? Business law. Ay, oo, meron. Kasi ito lang, mamaya kung mayroon kang ganun libra? Ano lang yun? Yung updated ah. Yung law lang ng mga ano partnership corporation. Sabi kasi ni Sir Dan Rib, huminga ko ng notes sa kanya. Kaso baka hindi na daw updated yung sa kanya kasi pinalitan na daw. Tsaka, alam mo ba sinabi sa kanya, Sir Dan Rib, pwede daw palang ano. Kahit isang tao, pwede siya maging corporation lang. Anong corporation? Kahit ikaw lang, pwede ka magtayo ng corporation, mag-isa mo. Pwede nga. Wow, nang walang shareholder, walang partner. Mag-isa mo lang. Di o. Kumbaga parang sole proprietor ka ng malaking kumpanya. Wala naman o. Sinong may ganun? Kausapin natin. Oh, siyempre, delikado ha. Hindi pwede yun. Yung isa mo lang. Siyempre. Pwede. Ang ulit mo kasi sabi nga, alam, batas yun. Batas yun, so... No time to argue. Kasi case closed na. Sinabi niya. Pwede kang maging... Corporate CEO, owner. Nang walang shareholders, sale holder. Nang walang board of directors, ganun ganun. Hindi pwede yan. Pwede yun. Patas ka, yun, dap. Ah, ipapapos sa'yo.